Woo! What's up? Before tayo mag-explore ng mga nearby islands, isasama ko muna kayo sa mga ganap dito sa town ng Coron. Ito yung pupunta namin, yung Mount Tapyas. Siya yung second highest peak dito sa Coron. Lakas maka Hollywood, meron pa siyang nakalagay na Coron dun sa taas. Ayan, start na ng 700 steps. Ilang steps na? 700. Ilang steps na nakakadok. Hindi pa ka nagsisigil. Ano ang fastest akyat mo dito kaya Joel? Ilang minutes? Mga 15. Wow! Macho! Pero hindi na ganit ang diyan po. Walang effect. Pagdating sa pahay, sarap kumain. Ayun, may count pala. 100 steps na. Since concrete yung steps, parang umakit ng grotto. Hindi siya feeling trekking talaga. Mukha siyang mas madali, pero mas nahirapan ako pag mas gusto ko yung normal na trail. Marami namang benches in between if gustong magpahinga ganyan. Kapagod, wait lang. So at 200 steps, kita mo na yung cell site. Saan tayo mag-rest? Nilulook forward na ako sa mag-rest. Ayun yung mga next goals. Ano, kaya pa? Pagbaba na lang po yung peak dito. Pwede, pagbaba na lang ako. Kapagod. Mount Tapyas. Mount Tapyas, di ba? Halfway na, tsaka na nagtanong kung nasaan eh. Akit lang na akila. Inaakit nila, di pala nila alam kung ano. Hindi naman nila ako naiintindihan. Hi! Friends, pang ilang steps na ba tayo? 500 na! Talaga? Ayan o! Ito, ito! Oh my God! 500 na! 200 na lang. Hindi ko na malayan yun ah. Yeah. Ayan, pinapa-over the bucket na kami. Instagram tip, pumunta dun sa mga buwis buhay na portions para unique yung shot mo. Kasi bangin na yan. Laglagan na po. Laglagan. Yan po yung mga sakripisyo para dun sa buwis buhay shot. So, ito yung next buwis buhay area. Kung saan kami dinadala ni Kuya Joe. Hindi pa to yung peak. Andun pa. Pero isa to sa mga magandang hintuan kasi yung parang Hollywood ganaps ng Coron. And kita-kita natin malino namang sign na isa itong danger area. At dito tayo din nalang ng guide natin. Magputol pa tayo bukas! Diyos ko po! Diyos ko po, baka magtuloy-tuloy siya sa baba. Po siya, kahit danger area, dapat mukhang chill lang. Ayan, parang wala sa panganib. Ayan, 700 steps. Pero meron pa, so hindi talaga 700. 700 pero fresh pa din. Tingin nga ng fresh, 700. Ay, 700 step na. First step pa lang. Sabay hingal. So yung accurate, 721. Pagkakit mo sa peak, meron parang view deck. And eto na yung malaking cross. Ay, nakulangan po siya sa number of steps. Squats pa more. Normally, yung view deck yung pinaka main attraction dito. Tsaka yung malaking cross. Pero di nalala, meron pang maliit na path sa likod na ibang view naman yung ipapakita. Kanina, kita natin yung bay and yung Luwalhati Park. Dito naman, kita natin yung town and yung mga bundok sa likod. Ayun, huwag nyo makakalimutan pag pumunta kayo dito sa Mount Tapyas na e-check din yung likod ng cross. Minasite kami dito na magpa-paragliding. Tatakbo siya dun sa edge nung mountain. Tapos, tingnan natin kung successful siya. Oh, nandito po kami, live ngayon. Magpapalipad po ng paracute. Paracute. Laging may nagaganyan na ito. Mga professional. Yan, mga professional. May 4-year course sila. Saan landing niya? Doon niya nalanding sa baba. Cubao. Sa Cubao na. Yun na pala yung pa-uwi niya. Ano ka mundo? Kasan yan yun? Gusto ko yung na-focus lang yung camera ko habang lumilipad siya. Ganda! So ito pa yung isang pinupuntahan sa Mount Tapyas, yung sunset nila dito.
After naming umakit ng Mount Tapyas, nakita naman yung sunset and yung buong view ng bay and ng mountain sa likod. Ngayon baba na kami para magpunta sa Makinit Hot Springs para mag-relax. Dito tayo ngayon sa Makinit Hot Spring after the tiring trek sa Mount Tapyas. Ito yung only saltwater hot spring in the Philippines and konti lang yun sa World Game. Sabi sa amin ni Kuya, huwag daw agad lumulusong. Kasi 40 degrees yung tubig, so dapat dadaanin muna sa paa. Mainit. Paa-paa muna. Hanggang siguro masanay yung body or mag-regulate yung heat mo. Tatry po niya umupo. Oh my God, ang sakit sa balat. Ano po, kaya po ba? Dahan-dahan. Dahan-dahan. Since kaya ko na hanggang hita ko, itatry ko na. Kapag nasa singit na parang feeling mo na ihika. Oo. O naihika talaga. Or naihi talaga ako, Ben. Yo! Hindi halata ka sa salt water naman. Tikman mo nga. Okay, naka-adjust na yung half ng body ko. So, papatalo ba ang ating upper body? Hindi, siyempre. Siyempre, hindi. Oh, upper body. Akala ko nung una, mas maganda siya pag morning kasi mas kita mo yung view. Pero, okay naman pala yung ambience kapag gabi. And, mas okay na rin mag-hot spring na gabi. 20 minutes later. And, done na kami sa hot spring. Yung basa nung buhok ko, hindi yan sa hot spring, pawis yan. Sobrang init. Sa half day ng Coron Town Tour, included din yung Luwalhati Park, reclamation area / port para sa mga boat tours, and may zipline din dito. Andyan din yung cashew harvest kasi cashew yung main pasalubong from Coron. At hindi anything from under the sea, tandaan natin yan. And syempre, pasalubong center. That's it! Sa next vlog, magsa-start na tayo mag-island hopping. Pero if hindi na kayo makaintay at talagang puntang-punta na kayo sa Coron, pwedeng-pwede niyong contactin si Kuya Joel, ang aming reliable at accommodating na tour guide. Ililip ko yung contact details niya below and pwedeng-pwede niyong i-check yung reviews about him sa TripAdvisor. Yun! Bye, pose!